Salamat. Salamat. Thank you. Our aim to come here is to share the gospel to you. Ang aming pakay, kami, upang kami ay pumarito para ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. So we are here to talk about something we already know, already heard of. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na atin na rin alamin, na alam na rin natin. How many of us knows that God has sin? Sino nakakaalam sa atin na ang Panginoon ay galit sa kasalanan? How many of us have heard of that? Sino ka sa atin ang nakakarinig na galit ang Diyos sa kasalanan? Did you hear my head of that? Napakinggan mo na yun? Nagalit ang Diyos sa nakakasalanan? Okay. So we have four head of that. That's God with sin. Okay. So lahat na tayo ay napakinggan na natin kahit noon pa na ang Diyos ay talagang galit sa kasalanan. Now, what's the final destiny of sinners? Saan mapupunta at paparoon ng mga makasalanan? Those who sin, where are they going? Yung pong nagkakasala, saan po sila mapupunta sa kabilang buhay? Saan sila paparoon? Now, we can be cheated, we can be told the truth, but the truth remains in the Bible. Sinners will go to hell. Alam po natin talaga ang katotohanan na sa salita, sa Biblia, sa salita ng Diyos na ang tao, kung siya ay malulong sa kasalanan, siya ay makahamak at mapupunta sa kalagat-agatang apoy. You know, Satan will forever be the enemy to God. Alam po natin na si Satanas ay talagang mortal na kaaway ng ating Diyos. So all those people who obey Satan, they also disobey God. So lahat ng hindi sumusunod sa ating Panginoong Diyos, sila ay sumusunod sa kaaway. God is not the one who created sin. Ang Diyos ay hindi siya ang lumikha sa kasalanan. Satan is the one who created sin. Ang lumikha ng kasalanan ay ang kaaway. And everyone who obeys Satan, sa lahat ng sumusunod sa kaaway, they will go to hell with Satan. Mapunta sila sa karagat-dagatang apoy kasama si Satanas. Whether we like it or not, kahit na gustuhin natin o hindi, now, the issue of hell, it seems to many like it's just a story. Ang patungkol sa impyerno ay parang akala natin na ito istorya lamang. In the Bible, there was a man called Noah. Sa Biblia, may tao na tinatawag na Noah. So, when sin became too much on the face of the earth, now, ang kasalanan ay sumubra na sa mundong ibabaw. God said, I will destroy this world with water. Sinabi ng Diyos sa mga sa kay Noah na kanyang pupuksain ang mundo at lahat ng makasalanan. God told Noah that I want you to make an ark. Sabi ni Noah, sabi ng Diyos kay Noah, gagawa ka ngayon ng arka. And all the animals, two by two, will enter the ark. As lahat ng klase ng hayop na mag-asawa, dalawa, babae at lalaki, ay papasok din sa arka. Because I want to explore every human kind. Kasi pupuksain ko ang lahat ng tao sa lipunan. So Noah obeyed God and spoke to the ark. Sumunod si Noah sa Diyos at gumawa nga siya ng arka. Now, Noah was telling people. Sa panahon na yun, sinasabi na ni Noah sa mga tao. God wants you to go to destroy the world. Sinabi ni Noah na isang araw, pupuksain ng Diyos at magkakaroon ng baka sa buong mundo. People were laughing at him. Tinatawanan lang nila si Noah. Thinking he was crazy. Sa pakiwari nila, si Noah ay si Raulo.
Just like the way people are laughing at Jesus today. Thinking that Jesus have got nothing to do. But until 120 years, God brought the rain. Dumating na ang ulan. And killed everyone. At sinasay ang tao sa panahon ni Noah. Kadi. Kadi. So that's when people now started asking for help when it's needed. Nandoon ang baka at sila ay namalam nila sa tubig. Humihingi sila ng saklolo kay Noah. So, today we are saying to repent. God is going to send people who want to be there to help. So, ngayon po, nagsasabi na ang mga nag-ibanghelyo ng salita ng Diyos. Kasi ang mga nakasalanan ay dalawin na sa pagkatakas. But people don't want to listen. Pero karamihan sa mga tao, kasi ang kasalanan nagmumukhang matamis sa mga tao. You're not the story of Noah. God destroyed this. So now the question I want to ask you is, are we special than those people that God killed in that time? Ang tanong ko ngayon, mas special ba tayo ng mga tao sa mga tao na iyon na pinatay ng Diyos? Mas special ba tayo? Hindi, pero wala. No. Because when you look at that generation, they were also kids, babies. They died because of the sin of their parents. Kasi sa panahon na yun, ang generation na yun ay mga kabataan din na lahat sila namatay. Katulad ng mga kabataan yun. So, today many people will say, ah, God loves us. How can God send us to hell? God loves us so much. You cannot do that. So, ngayon kasi sasabihin natin sa ating mga isipan na minahalat kasi ako ng Diyos, hindi niya ako papadala sa karagat-lagatang ako. Now, if this same God managed to kill those children in the time of Noah. So, yung Diyos na kayang tupukin ang lahat ng mga tao na makasalanan sa panahon ni Noah, ganun din na katulad na Diyos na yun na magdadalas sa mga tao makasalanan doon sa karagat-karatang ato. Hindi natin masasabi na hindi tayo pwedeng parusahan ng ating Diyos. Now, let me give you an example. Bibigay ako ng isang halimbawa. Do we know that big snake called python? Panahin po yung continue your salamat. Reading the gospel because we want to hear from you. Dahil kami masabi na pa rin. I said, I want to give an example. Suppose you love your dog so much. Halimbawa, mahal na mahal mo ang inuhang hero, ang inuhang aso. And then, that snake, python, anaconda, that big snake, swallow your dog. Na, makikita natin halimbawa lang ito ha. Biglang may dumating na malaking ahas at kinain ang iyong aso. And then you have gasoline with you and the match. What do you mean? So, aduna kay gasolina na dikuptag mo sa inyong inyong buhatan. What can I do? He will fire down the snake. So, you fire down the snake, but even the dog will die because it's a
So, kung pananglitan, sunugo ni mo ang halas. You will feel that sunugo ni mo ang halas. Yeah, ang imong iro, na masasunod sa tiyan, masunog po, apil. Okay ra? Okay. Ito, example lang po, halimbawa. Then you have gasoline and your match. I will fire the snake. Fire the snake. So that snake will die even the clock snake. So this is what God is going to do. Because you have sin inside of you. So God wants to get rid of that sin inside of you. So because you have it, you also go to hell with that sin in you. So ngayon kasi, tayong tao, halimbawa tayo nga kasi makasalanan tayo, may kasalanan tayo sa loob-loob natin, sa ating puso. Ngayon, ayaw ng Diyos na may kasalanan tayo, gusto niyang kukunin ang kasalanan yun, kaysa tayo mismo mapapahamak doon sa impyerno. So, sin is inside of you. Kasi ang kasalanan nasa loob natin. So, because God wants to punish the sin inside of you, so He will also punish you, all of you. So, kasi gustong parusahan, kasi paparusahan talaga ng Diyos ang kasalanan na nasa loob natin. So, ibig sabihin, madadala ang ating katawan sa parusa, madadala doon sa impyerno. So, that's the reason why God took the sin and put it on Jesus and punished Jesus. Kaya yun yung rason na si Jesus, kinuha ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at ibinigay sa mundo upang tayo na makasalanan ay patatawa. Ibibigay natin sa ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan. Inako ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan at siya ang pinako sa cross. To God, God is holy. Every sin must be punished according to God. Ang Diyos banal. Siya talaga balaan ng Diyos. Gusto ng Diyos na kita ng mga anak nila magiging katulad ng Diyos. So, this is the simple answer. If someone says, why am I going to hell? The simple answer to that question is because you have been in your life. I said, people ask today, why can I go to hell? Why do I have to go to hell? The reason why someone must go to hell is because of the sin inside of you. Kasi tatanungin lang yun ng tao, bakit ako mapupunta sa kadagat-dagatang apoy? Bakit ako mapupunta doon? Ang rason ni Hannah, kasi ang kasalanan natin na nasa sa loob-loob natin, hindi pa natin ibinigay sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa natin ito naipapalaya sa ating pagkatao. Andun pa rin ang kasalanan. For example, you cook chicken, you love so much, cook it very, very good. So halimbawa, meron kang manok. Mahal na mahal mo ang manok na iyan. Iniluto mo ngayon. Niluto mo siya ng napakasarap. And then, you went to buy baby rice. So, bumili ka ngayon ng pagkain pa na bigas. And then, how come you find there are many flies here? So ngayon, na pagbalik mo, yung niluto mong masarap na manok na niluto mo, ay nagkaroon ng maraming langaw. Na meron pa ng mga itlog ng langaw doon sa manok na yung niluto mo na pagsarap. Ano ang gagawin mo? Kakainin mo ba? You have no choice but to wala kang ibang pag-desisyonan kundi itatapon mo na lang ang niluto mo manok na napakasarap. But it's not your will that's been told. Hindi iyon kalooban mo na itatapon mo siya. But because it's deadly.
kasi mo siya itatapon kasi hindi na siya hindi na siya makain dahil ito ay dirty o marumi na siya. This is the same with God. Katulad ng ating Panginoong Diyos. It's not the will of God to sin na siya. Hindi niya kalooban na tayo ay mapapahamak sa karagat-dagat ng apoy. But because you are dirty inside your sin. Ang dahilan nito kasi ang kaloob-loob natin ay punong-puno ng madumi na kasalanan na nasa sa atin. The same way you can throw that chicken. Katulad yan, itatapon na lang ang manok kasi marumi. The same way God is just a chicken. So ngayon, katulad ng ating Diyos, sasabihin na lang niya sa atin na mapupunta ka sa impyerno kasi marumi ka. Wala tayong ibang So, even God will have no choice than to send people to hell, those people who have sinned. So, wala na talaga ibang magpapapilian ng ating Diyos kahit na mahal na mahal tayo. Kung makasalanan tayo, talaga mapupunta tayo sa kapahamakan, sa kadagat-dagat ng apoy. We know that the father of sin is Satan. Kasi alam naman natin na ang ama ng kasalanan ay si Satanas. All those who live in sin, they belong to Satan. Lahat ng namumuhay pa sa kasalanan ay mga sila ay mga anak ni Satanas. So, we are here to tell you that you must repent and change. So, nandito kami ngayon upang magsabi sa inyo na tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan at sumunod sa ating Panginoong Jesus. If you die today, kasi kung sakali na tayo ay pumanaw sa oras na ito, as long as you die in sin, you will go to hell directly. Kapag tayo ay kukunin na ating Diyos sa oras na ito at tayo ay namuhay pa rin sa kasalanan, ang ating pong pangalawang buhay ay walang iba kundi mapupunta tayo sa karagat-dagatang apoy sa impyerno. I can see you are not wearing the shirt because it's very hot. Makikita ko na hindi ka nagsusuot ng iyong t-shirt kasi mainit, no? Look at how hot is it. But we are millions away from the earth. Example lang po yun. Halimbawa lang po yun. Makikita natin na kapag tayo ay nandito, kahit na malayo ang araw, napakainit sa ating katawan. Now, what will take you and then take you to the sun? How can ano na lang kaya kung nandoon na sa karagat-dagatang apoy sa impyerno na napakainit ng asupre at napaka... Ano na lang kaya ang mangyayari sa ating mga katawan na makikita natin na nang magdudusa tayo habang buhay doon? These things look like a story, but one day... Itong mga sinasabi o napapakinggan natin sa oras na ito, akala natin istorya lamang. Pero isang araw... See, the problem with people, we don't regard it as if it's serious. It's just a story. So, may mga tao na akala nila din talaga istorya lamang ang mga salita na ito. Hindi ka mabuhay pag God, the love of God now, the gospel is coming. The love of God nowadays, the gospel is coming at your own house. Ang pagmamahal ng Diyos at ang salita ng ating Panginoong Diyos ay pinupunta niya sa sarili ninyong mga tahanan sa pintuan, sa inyong mga pintuan, upang kayo ay mapakinig. See how God loved you. Kung makikita natin kung paano kayo minahal ng Diyos. This shows that God is giving people chance to repent. Kaya ito magpapakita na binibigyan tayo ng Panginoong Diyos upang magsisi sa ating mga kasalanan. Because God knows that very soon is about to destroy this world. Kasi alam ng Diyos na mga ilang mga huling mga araw na ito ay kanyang pagkakay ng mga buhay. Because we are in the last days. Kasi nasa mga huling araw na tayo sa ating panahon ngayon na sa mga huling araw na tayo. Oh, what is happening? The pandemic, the rumor, the cold, the rain. Sa lahat po ng ating pong napapakinggan sa news, sa social media, no? Yung pandemya ng coronavirus sa buong mundo na apektuhan, yung gyera na haka-haka ng gyera na nagsasabing mag-aaway na ang bansa sa kanyang bansa,
Ito po ay nakasulat po sa Biblia at hindi po ito, hindi po na, ito po ay mababasa natin sa Biblia. So, exactly. So, nasa sa atin po kung tayo po ay makinig. Upang tanggapin natin ang ebanghelyo ng Diyos o hindi natin ito tatanggapin. Nasa sa atin po ang pag-ibig. Hindi po kami naparito upang sayangin po ang inyong oras. But God loves you so much. Pero kami po ay pumarito upang sasabihin sa inyo na mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. That's why this day you are hearing this word. Kaya po sa araw na ito, kayo po ay napakinig sa magandang balita ng ating Panginoong Diyos. Repent now before it's too late. Tayo po ay magsisi bago po mahuli ang lahat. When you go to hell, you will remember this time you are wasting. Kapag ka po kasi tayo ay mapunta sa kapahamakan, maalala po natin ang bawat kataga ng sinabi po ng Biblia sa oras na ito. People in hell remember and regret the day they had the wedding for the repentance. Ang mga tao ngayon na nandoon na sa impyerno, sila po ay nagsisi at sinabi nila, bakit binabaliwala ko ang salita na aking napakinggan noon? Kaya ako napunta ngayon dito sa kapahamakan. You're not the one who's going to regret or you're going to celebrate because of this new year. Tayo po ba ay magsisi sa banda muli o tayo po ay magsilibra kasama ang Diyos sa langit? Ito po yung mga katanungan na ating pong pwedeng itanong sa ating mga puso sa oras na ito. This is the chance God is giving you to turn away from sin. Ito po ang chance na ibinigay ng Diyos sa atin sa oras na ito upang tayo po ay tumalikod na sa kasalanan at magsisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa ating buhay. Follow the true living God. At tayo po ay sumunod sa totoong Diyos na buhay na nasa ngayon. On the cross of Calvary, the criminal gave his life to Jesus on the last day. Sa doon po sa cross ng Kalbaryo, nung itinako si Jesus, may kasama po siyang dalawang kriminal. At yung isang kriminal doon, nagsisi po ng kanyang kasalanan. Sa kanyang huling araw na yun, na siya ay mamamatay na, nagsisi po siya sa kanyang kasalanan. So, Jesus, please remember me in your kingdom. Sinabi po niya sa kay Jesus, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa inyong kaharian. Jesus said, today you'll be with me in paradise. At sabi ni Jesus, ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa kanya, ngayon at ngayon din dadalhin kita sa aking paraiso. That means if there is hell, there is also paradise. Ibig pong sabihin, kapag may impyerno, mayroon din pong paraiso na nakatalaga para sa atin. So ngayon, ang katanungan, saan po tayo paparoon? Saan po tayo makapunta sa kabilang buhay? So the question I want to ask is, who wants to accept? Ang katanungan ko ngayon, sino po ba sa atin ang bukas ng kanyang puso at papasukin siya sa sila kanyang Panginoon at tagapagligtas? Hindi po kami pumarito upang kayo ay husgahan sa inyong nagawa. Hindi po kami po pumarito upang tayo po ay magkaroon ng bagong relasyon sa ating Panginoon. Si Pastor din po noon, siya din po ay nasa buhay ng katulad po ng pagpaninigarilyo ang kanyang dating buhay. At nung binago siya ni Jesus, ngayon siya ay nag-iibang niyo na po. So kaya po, hindi po siya pumarito upang kayo tayo po ay isdahan. Siya po ay pumunta dito upang sabihin sa ating lahat kung saan po tayo pipili ng mapupuntahan sa kabilang buhay. Alam po ba natin kung kailan ang oras na ating pagkamatay? No. We do not know. Because we do not know what time we need to be. Kaya, kadahilanan na hindi natin alam ang oras at takda ng ating kamatayan, kailangan ngayon na tayo magsisisi ng ating kasalanan. If we know that our time is still, okay, our brain na kung alam lang natin na sa susunod na taon na tayo ay namatay, ay sasabihin natin, sa susunod na taon na ako magsisisi na ang kasalanan. Hindi po ganun yun. Kailangan lagi tayong handa. So here's the question, who wants to live a life with Jesus? Sino po ba sa atin dito ang
tatanggapin si Jesus bilang aking Panginoon si Jesus. At sumuko at ibigay na sa Diyos at italikura na ang ating dating buhay na nasa kasalanan at sumunod na sa ating Panginoon. It's very hard for him to talk. Pero maglisod ka gusto. Ato. It's really hard for him to talk about Jesus because ato mama, ang ina ko mama, kita ma, ang siya gumay, ato ang wala. I prayed always to Jesus, pero si tatay hindi pa naka-surrender sa Panginoon Jesus, no? Hindi pa na-surrender ang kanyang buhay sa Panginoon. Ikaw ba? Handa ka na bang i-surrender ang iyong buhay kay Jesus? Ako man. Handa na siya. He is ready to surrender his life to Jesus. Hindi ka na magagawa ng smoking. No smoking. No drinking. No wine. Okay. He is not drinking, he's not smoking. Oh, it's all about the chicken knife. Isa na sa pagsisinungaling ang babae. Kailangan wala na yung sa buhay natin. Wala na. Okay. Okay. So, that's good. Kayo po, kuya, handa na po, hindi na po kayo maglilingkod, hindi na kayo magsisigarilyo, magbagong buhay na kayo, sumunod sa ating Panginoon, handa na po kayo. Kayo po, tay? Ano po, ma'am? Kayo po, handa na po kayo. Sabi lang talaga, ma'am, hindi po marunong magbasa. She doesn't know how to read. Ikaw marunong ka magbasa. Okay. Marunong ka kasi nag-English ka. So, may Biblia ka? Eh, wala naman. Pero marunong din ako magbabasa. But you know how to read. Kasi kung may Biblia ka, pwede mong basahan si Kuya. Pwede kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi nandoon lahat ng kasagutan ng inyong mga tanong. Okay? Wala silang Bible, Pastor. And he is willing to read it. Willing ka ba na ibigay ang iyong buhay? Willing ka ba na ibigay ang iyong buhay? Oh, that's yours. I'll give you that. Sa'yo na daw yan. One time, thank you. Okay. So, you read it and then you explain. Okay. Babasahin niyo siya. I'll just have a look. Ah, tiyan na. In Tagalog. Nanay, handa na po tayo dyan, no? Ito po, salamat. Maraming salamat. Oo, maraming salamat din. Thank you. Sige. You will get from it. Magdasal muna tayo. Tayo ay magdasal muna. You will take. Aha. Are you ready? I want to ask the question before we pray. You will look. Naitatanong lang po bago tayo manalangin. Is it okay to pray, Mary? Okay lang ba kung tayo? You will pray for Jesus. I'm asking, is it okay to pray to Mary? Okay lang ba daw kung mananalangin ka sa pangalan ni Mary? Okay lang. Pero sinabi mo na ikaw ay nananalangin kay Jesus. Sino ba ang kinakausap mo kapag ikaw ay nagdarasal? I asked him, who are you talking to when you are in prayer? He said, you speak to God. Jesus commanded us to pray only in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, not in the name of Mary.
Saan sinabi po sa Biblia, ang utos po ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, manalangin tayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Hindi po sinasabi sa Biblia na tayo po ay manalangin sa pangalan ng Ama. Okay po? In Jesus' name. Okay. In the name of the Father, the Son, and Mary, not in the Bible. Wala pong nakasaan po. Okay? So, you are ready, ma'am? Okay. Okay po. So, I will ask you to repeat after me. Tayo po ay sumunod lamang sa sinasabi ng ating pastor. Tapos ating pong buksan ang ating bibig, ating puso po. Ating pumbuksan ng ating mga puso at tanggapin po si Jesus sa ating buhay. Tanggapin po natin si Jesus sa ating mga puso. So, sundin po ninyo ang sinasabi ng pastor. Say, Lord Jesus. Panginoong Jesus, sundin po ninyo ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ako po ay nakasalanan. Salamat sa pagkamatay mo sa akin ng kasalanan. Thank you for dying for my sins. Salamat sa pagkamatay mo sa akin ng kasalanan. I accept you today. Pinatanggap kita ngayon. As my Lord and personal Savior. Bilang aking Panginoon at Tagapag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 p
po ang ating pangalan. In the book of life. Sa aklat ng buhay. Thank you, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Sa pagbukas mo sa aking pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin. Salamat, sa pangalan ni Jesus. Nay, katanungan pa. O, yan. Kuya, pwede ka na magtanong. Ha? Tanong. Tanong. Mga katanungan dyan. Sige, pwede na magtanong. Nakainom si kuya. Ako, ang panalangin ko, kuya. Stop mo na, kuya. Baka na mag-drink. Pero na-translate ko naman, maliwanag, di ba? Opo. Alam mo na ang sinasabi mo sa akin. Kuya, stop na mag-drink. In English, you cannot understand, but now we understand fully well because I translated. Once again, I said, thank you for listening. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Hi. Thank you so much. God bless you. Saan? Ay, may tatanong lang po pala kami sa huli. Saan na si Jesus ngayon nakatira? Sa ngayon, nung kinabot ni si Jesus na saan na siya nakatira? Baba na po. Thank you so much for watching my video. If you really like it, please, if you're being blessed, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification so that you may be the first one to see my next video. Stay blessed. God bless you.